ka talagang Juan na yun? Tinakas yung aswang. Eh, maaabutan ko naman sana yun, Ma'am Pepe. Kung di na ako inarang ng patpat na to eh. Eh, sabi ni best friend eh, pakiramdam niya, yun ang tamang gawin eh. Mali ang pakiramdam niya. Mas lalong mali ang ginawa niya. Huwag ka magalit sa apo ko, Pepe. Alam ko mabuti ang hangarin ni Juan, kaya niya ginawa yun. Mabuti ang hangarin, tatahol yan. Kasama ng apo niyo ang aswang na yun. Anong gusto niya? Pakawala ng aswang? Ganun ba? Tatahol yan. Alam naman siguro ni Juan na mali yung ginawa niya. Masyadong delikado. Huwag na tayo magtalo. Mabuti pa, ipagpatuloy natin ang paghahanap sa kanila. Kung gusto mo paniwalaan ko mga sinasabi mo, sabihin mo sa akin kung ano totoo. Anong ginagawa mo sa bahay niya? Bakit ka nakakulong sa balita kwarto? Ikinanong ako dyan ni Mang Isidro. Sino Mang Isidro? Yung pinatay mo dun sa bahay. Yung nangunguha ng batang tao. Sino ba yun? Tatay mo? Wala na akong mga magulang. Ulila na ako. Pinatay ng mga kasamahan mo ang nanay at tatay ko. Pinatay ng kapatiran. Nung mamatay ang nanay at tatay ko, kinuha ako ni Mang Isidro. Sabi niya, dadalhin niya daw ako dito sa Maynila. Akala ko nung una mabait siya eh. Pero hindi pala. Ginawa niya lang akong utusan. Tapos pag hindi ako sumusunod dun sa mga utos niya, sasaktan niya ako. Anong inutos niya sa'yo? Pinapagalan niya ako sa kalye. Pinapakibigan niya sa akin yung mga bata. Tapos, pag nayaya ko nang sumama sa akin yung mga bata, dadaling ko siya kay Mang Isidro. Kaya anong gagawin niyo sa mga bata? Pag madami na yung mga bata, dumadating na yung mga ibang kasamahan ni Mang Isidro. Tapos, ibibigay ni Mang Isidro sa kanila yung mga bata. Alam mo ba kung saan nila dinadala mga bata? Wala akong alam eh. Nagagalit sa akin si Mang Isidro pag tinatanong ko siya. Mas nagagalit siya pag nilalabanan ko siya. Pag pinoprotektahan ko yung mga taong bata laban sa kanya. Bakit kailangan protektahan yung mga bata? Naging kaibigan ko na kasi sila eh. Naging kalaro. Kaya ayoko silang mapahamak. Dapat nga, ngayon darating yung mga kasama ni Mang Isidro para kunin yung mga bata eh. Hindi ko man lang alam kung saan sila dadalhin. Ang alam ko, kakainin lang sila. Naawa ko dun sa mga bago kong kaibigan. Nakiusap sila sa akin na gusto na nilang umuwi. Kaya yun, tinatakas ko sila. Tonton! Ang mga bata! Tinatakas mo ang mga bata. Sabo sila dinala! Galit na galit siya. Kailangan na naman daw niyang kumuha ng ibang bata. Kung hindi, manggalit yung boss niya. Kaya kinulong niya ako. Nagsisiyan ba yung ginawa mo? Mga kaibigan ko kasi sila. Ayoko silang mapahamak. Tonton, yung mga kaibigan ng mga sinasabi mo na pinatakas mo, mga tao yun. Sa ibang mga aswang, kami mga tao, ang tingin lang nila sa aming pagkain. Siguro, nung umpisa ayaw nila sa'yo dahil natatakot sila. Pero nung nakilala at naging kalaro ka na nila, kaibigan na ang tingin nila sa'yo. At yung halimaw na kinatatakutan nila, yung pala ang maglilit sa buhay nila. Ako nga rin eh. Natakot din ako sa'yo nung una. Kasi, sabi nila sa akin na maliit pa ako sa bahay na yung mga taga-bantay. Pero hindi naman pala eh. Niligtas mo pa nga ako. Minsan, yung mga bagay-bagay na tingin natin sa kapaligiran natin, yung mga pananaw na siniksik sa isip natin, maaaring hindi pala totoo yun. Kinakailangan lang na may makausap tayo
na may makakapagpaliwanag sa atin at magbubuka sa isipan natin para malaman natin kung ano ang totoo. Ano ibig mo sabihin? Kaming mga tao, hindi lang kami basta pagkain. Tonton, may pamilya rin kami. Meron kaming damdamin at nasasaktan din kami. Meron kaming mga pamilya na ayaw din namin maulila. Kaya kami napipilitan labanan kayong mga aswang at patayin dahil pinapatay niyo kami. Ayoko na. Ayoko na palang kumain ng tao. Kuya Juan, sorry ah.